Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Canada ng taong 2021. Ang Canada ay ang pangalawang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Kilala nga ang Canada dahil sa Niagara Falls, Stanley Park at ang CN Tower. Ayon nga sa mga datos, nasa mahigit 925,000 ang mga Pinoy na nasa Canada. Sa Canada, isang Pinay ang natagpuang patay at sunog ang katawan sa isang park. Ang babae ay kinilalang si Maria Cecilia Loreto o si Maisel, 49 years old. Si Maisel ay nagpunta sa Canada ng taong 2011. Magmula noon ay siya ay nagtrabaho na sa isang superstore sa Vancouver. Sa pagdaan nga ng mga taon, tatlo ang trabahong pinapasok ni Maisel sa isang araw para makaipon ng sapat na pera para madala niya ang kanyang pamilya sa Canada. Hanggang sa taong 2018 to 2019 ay nadala nga ni Maisel ang kanyang asawa, ang kanyang anak na lalaki at ang anak na babae sa Canada. Sa kanyang libreng oras naman, si Maisel ay nasa Filipino community ng Canada para tumulong sa mga event. Mahilig kumanta at sumayaw si Maisel. Sa tuwing may pagtitipon ang Filipino community, isa siya sa laging nagpe-perform sa mga event. Ang pangyayari, March 17, 2021, nang gabi nang pauwi na mula sa trabaho si Maisel, hindi alam ni Maisel na inaabangan na pala siya ng isang lalaki at isang babae sa kanyang bahay. Ang lalaking naghihintay sa kanya ay kinilalang si Carlo Castillo Tobias, 21 years old na isang Pilipino din. Ang babae naman ay 15 years old lamang at hindi na inilabas ang kanyang pangalan dahil sa ilalim ng Youth Criminal Justice Act of Canada o dahil ito nga ay minor de edad. Pero pangalanan na lang natin na ang babae ay si Angela. Ang mga picture ni na Carlo at Angela ay hindi na inilabas pa sa media. Wala namang nasabi sa balita kung nasa bahay din ba na mangyari ang krimen ang asawa at ang mga anak ni Maisel. Bago pa man din makauwi si Maisel sa kanyang bahay, umakyat na pala ng kwarto si na Carlo at Angela at dun nga nagtago at inabangan si Maisel. Nang buksan ni Maisel ang pinto ng kanyang kwarto, siya ay sinapak ni Carlo. Dahil doon nawala ng malay si Maisel at bumagsak sa sahig. Si Angela naman ay pumunta sa isang kwarto at kinuha ang isang patalim. Nagulat at nagtaka umano si Carlo na may patalim nang nakuha si Angela. At walang pag-aalinlangang sinaksak ni Angela si Maisel at dahil nga dito ay agad na namatay si Maisel. Pagkatapos ay binalot ni na Carlo at Angela ang labi ni Maisel ng isang gumot. Hating gabi ng araw na iyon ay dinala ng dalawang suspect si Maisel sa isang park. Doon ay binungusan ni na Carlo at Angela ang labi ni Maisel ng gasolina at saka sinindihan ito. March 18, 2021. Lingid naman sa kaalaman ng pamilya at mga kaibigan ni Maisel ay may nangyari na palang masama dito. Hindi makontak ng sino man si Maisel, kaya naman ilan sa mga kaibigan niya ay nag-report na sa mga pulis para sa kanyang pagkawala. Sa kabilang banda, isang tawag naman ang natanggap ng mga pulis at bumbero dahil nga sa isang parte ng Green Tree Village Park ay may nasusunog. Agad naman silang rumesponde sa nasabing lugar. Pagdating ng mga pulis at mga bombero, nakita nila ang isang labi na nasusunog malapit nga sa playground. Inapula ng mga bombero ang mga labi at dinala sa ospital para nga sumailalim sa autopsy.
Ang height nga ng labi ay 152 cm at ito ay isang babae. Matapos nga ang investigasyon at pagkukumpara, lumabas na ang labi ay ang nawawala pa lang si Maisel. Ilan nga sa mga kapitbahay ay nagsabi sa mga pulis na may rinig silang malakas na kalabog sa bahay ni Maisel ng gabi ng krimen. Ang pangyayari ay hindi naman isang krimen ng pagnanakaw dahil wala namang nawala sa bahay ni Maisel. Naniniwala din ang mga pulis na plinano talagang patayin si Maisel at ang may gawa sa kanya noon ay kanyang kakilala din. Pero hindi naman dinetalye pa ng mga pulis ang relasyon ni Michael sa mga sospek. Ayon nga sa mga statement ng isa sa mga nag-iimbestiga, hindi ito krimen na gawa ng gang. Hindi ito krimen na may kaugnayan sa droga. Ito ay hindi din isang random na insidente. Para nga sa mga pulis, sigurado silang magkakilala ang mga sospek at ang biktima. Ikinalungkot ng buong pamilya ni Maisel ang kanyang sinapit. Pati mga kaibigan at kakilala ni Maisel ay hindi makapaniwala sa sinapit niyang brutal na kamatayan. Hindi naman maintindihan ng mga nagmamahal kay Maisel kung paano nga umabot sa kanyang kamatayan ang kanyang pagkawala. Ayon sa kapatid ni Maisel na si Armad, napakabuti ng kanyang kapatid at hindi karapat-dapat sa kanya ang kanyang sinapit. Sumisigaw naman ng hustisya si Armand maging ang lahat ng nakakakilala kay Maisel. Ayon naman sa malapit na kaibigan ni Maisel na si Salve, ito ang pinaka nakakatakot na nangyari sa kanya. Nagsumikap si Maisel ng halos 10 taon para madala ang kanyang mga anak at asawa sa Canada. At napakabait niyang tao. Hindi namin siya makakalimutan. Sinabi din ni Salve na madalas nga silang mag-perform ni Maisel noon kapag may event ang Filipino community sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Salve, si Maisel ay isang mapagmahal na ina at matulungin sa lahat. Si Maisel nga daw ang klase ng taong tila hindi mo makikita na malungkot kahit na may problema. Tita nga ang tawag ni Maisel kay Salve at sa tuwing may sale ng tindang bigas sa grocery, hindi daw nakakalimutan ni Maisel na bilhan si Salve. Sa huli ay sinabi nga ni Salve na ipinagdadasal niyang mabuti na sana nga ay makamit ni Maisel ang hustisyang para sa kanya. Ang kaibigan ni Maisel naman na si Lily ay sinabi na napakalaking pagkawala ni Maisel nang siya ay mamatay. Nang marinig daw niya ang mga balita ay siya ay gulat na gulat at sobrang lungkot sa pagkawala ng masiyahin niyang kaibigan. Ang pagsuko ng mga sospek. March 23, 2021, sumuko sa mga pulis ang isa sa mga sospek na si Carlo. Inamin ni Carlo na siya nga ay naging parte sa pagpatay kay Maisel. Dahil naman sa binigay niyang impormasyon, nahuli pa nga ang isang sospek na si Angela. Matapos maaresto si Angela ay nagkaroon ng publication ban sa mga personal na detalye sa kanya. Kaya nga wala kang makikita sa mga balita ang kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Ang publication ban kasi ay isang utos mula sa korte na pumipigil sa sino man na mag-publish at mag-broadcast ng anumang personal na detalye sa sospek para sa kanyang kapakanan. Wala ding lumabas sa balita kung umamin ba si Angela sa krimen. Pero sina Carlo at Angela ay hinatulan ng murder, indignity to human remains at kinulong habang naghihintay ng kanilang trial. March 25, 2021, lumabas naman ang balita na may bagong kaso laban kay Carlo. Ang kaso ay sexual interference with a minor na nangyari ng November 2020. Wala naman na lumabas na balita tungkol sa naging hatol sa kasong ito ni Carlo. Ang trial ng kaso. April 2021,
Nagsimula nga ang trial ni na Carlo at Angela. Sa trial, nag-plead ng not guilty sa kasong murder si Carlo, pero nag-plead siya ng guilty sa kasong manslaughter o ang pagpatay ay hindi niya sinasadya. Ayon sa statement ni Carlo, sinapak niya si Maisel at tumulong sa pagtatapon ng mga labi nito pero hindi siya ang pumatay dito. Sinabi ni Carlo na si Angela daw talaga ang sumaksak kay Maisel kaya ito ay namatay. Sa pagkwento ni Carlo, bandang alas 3 ng hapon nang abangan nga nila si Maisel mula sa kanyang trabaho. Bago niya sapakin si Maisel ay wala naman silang dalang kutsilyo at nagulat na lang siya na may inilabas na patalim si Angela. Matapos nga ang krimen, ilang oras nag-drive si Carlo at Angela, dala ang gasolina at iba pang mga gamit. Hanggang sa hating gabi ay nakarating sila sa isang parke kung saan nila sinunog ang labi ni Maisel. Pagkatapos ay nagpalit pa daw si Carlo at Angela ng mga damit na dala-dala nila at bumalik pa sa bahay ni Maisel para linisin ang crime scene. Sa huli, humingi naman ng tawad si Carlo sa kanyang mga nagawa. Wala naman nilabas na detalya ng statement ni Angela. Binasa naman ni Armad ang kapatid nga ni Maisel sa korte ang isang victim impact statement mula sa kanya, sa kanilang nanay, sa tatlong kapatid at mga pamangkin ni Maisel. Ayon kay Armad, hanggang noong trial ay hindi pa din nila matanggap na wala na si Maisel. Para sa kanila, si Maisel ay isang maunawaing kapatid, masipag na magulang, responsableng ina, mapagkakatiwalaang kaibigan at isang mapagmahal na anak sa kanyang ina. Dagdag pa ni Armand, nasira nga ang kanilang pamilya sa bawat araw na dumadaan na wala si Maisel. Mas nadadagdagan nga ang lungkot na kanilang nararamdaman. Ipinakita naman ng prosecution ang lahat ng kanilang ebidensya laban kina Carlo at Angela. Idiniin naman ng abogado ni Carlo na sana ay i-consider ng judge sa paghatol na nagsisi si Carlo sa nagawa niyang krimen. Sumuko pa nga daw din ito ilang araw matapos ang krimen at umami naman sa kanyang ginawa. Sinabi din ng abogado ni Carlo na wala namang unang criminal record ang kanyang kliyente at sana nga ay maisip ng judge na bata pa si Carlo na pwede pang magbago. Ayon din sa abogado, may supportive na pamilya si Carlo na sinisiguradong sasailalim sa rehabilitasyon si Carlo matapos ang mga taon niya sa kulungan. Matapos nga ang ilan pang trial, napatunayang si Carlo ay guilty sa kasong manslaughter at sa kasong accessory to the crime. Wala namang naging balita kung ano ang naging lagay ng trial ni Angela sa mga kaso laban sa kanya. Ang final na hatol. March 22, 2022, hinatulan ng judge si Carlo ng 10 taong pagkakulong. 8 taon para sa kasong manslaughter at 2 taon para sa kasong accessory to the crime. Binawas naman na ang unang taon na si Carlo ay nakakulong. Sa kabuuan, 8 taon at kalahati na lang ang kailangang bunuin ni Carlo sa kulungan. Ayon sa judge, hindi murder ang kaso dahil wala namang naipakita ang prosecution na ebidensya laban kay Carlo na siya ay may motibo para patayin si Maisel. Wala namang inilabas na detalye sa naging hatol kay Angela para sa pagpatay niya kay Maisel. Hindi naman naging masaya si Armad at ang iba pang kamag-anak ni Maisel sa naging hatol sa mga sospek. Ayon sa kanila, napakababa ng 10 taon na pagkakulong para sa mga taong pumatay at sinubukang itago ang krimen na nagawa kay Maisel. Ayon din sa kanila, iaapila nila ang kaso para makuha ang mas tamang parusa kay Carlo at Angela. Sa tingin din ni Armand,
grave injustice ang nangyaring paghatol dahil napakagaan lamang ng 10 taon. Sa kabilang banda naman, may mga lumabas naman na usap-usapan online ang mga netizen. Ang tingin nila, ang 15 years old na babaeng suspect sa pagpatay kay Maisel ay ang mismong bunsong anak niyang babae. Base nga sa mga post, si Carlo at ang anak ni Maisel ay may relasyon pero dahil bata pa nga, hindi masyado sang-ayon dito si Maisel. Nagkaroon daw ng pag-aaway ang mag-ina kaya linano ni Carlo at ang anak ni Maisel na patayin ito. Sa ibang haka-haka naman, gumagamit daw si Carlo ng ipinagbabawal na gamot at nabuntis na nga ang anak ni Maisel. Dahil dito, nagkaroon ng alitan ang mag-ina kaya nagawang patayin si Maisel ng sarili niyang anak. Napaisip naman ang mga netizen kung may kinalaman ba ang kaso ni Carlo noong November 2020 kay Maisel at sa kanyang anak. Dahil nga si Carlo ay nagkaroon ng kaso ng sexual interference with a minor. Ayon sa iba, posibleng ang anak na minor de edad ni Maisel ang tinutukoy sa kaso. Pero wala namang lumabas na opisyal na report tungkol sa mga haka-haka na ito. Nakakalungkot ang mga ganitong kaso ng ating kababayan sa ibang bansa, lalo na sila ay naghirap para madala ang kanyang pamilya sa ibang bansa at ganun lang ang magiging kahihinatnan ng kanyang buhay. Tandaan, lagi tayong magdadasal araw-araw at huwag kalimutang kamustahin ang ating mga kapamilya, kaibigan sa ibang bansa na nagsusumikap para din sa kanilang mga pamilya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!